What's up mga kapitbahay, welcome back sa aking channel. Today mga kapitbahay, mag 101 tutorial ulit tayo, ano? So tayo yung isang kapitbahay natin na nag-request about dun sa ating wifi router, no? Kasi meron siyang existing na modem router galing sa ISP provider niya. Tinatanong po niya kung paano nga ba daw mag additional wifi router dun sa kanyang bahay. Kasi yung bahay po niya is hanggang third floor. Pagdating sa taas sa third floor, wala na siyang signal masyado ng mahina. Kaya ang gusto po niya, i-extend. Kaso pag sinabing extend kasi, magkakaroon ka ng mesh wifi. So medyo maraming, siguro mga dalawang access point yung bibilihin mo. Ano? Ito, sinadjust ko po sa kanya na bibili na lang siya ng router, wifi router para mas mamura po. Mura kasi yung wifi router kaysa sa extender. Ano? So ayun, so ang kailangan mo lang is kable and then yung basic TP-Link router lang. Ito po kasi nabibili to sa mga mall, sa mga computer store. Nasa 700 plus lang to. Hindi kagaya ng mga wifi extender, yung mga dual band. Medyo mahal na sa 1.5 plus ganon. So ito, recommended ko po to sa inyo. Nasa 700 plus lang. 769 lang to pag binili mo. So kailangan mo lang is isang wifi router and then isang switch na ganito. So, maraming nabibili na mumurahin lang switch sa Lazada or kahit saan, no? Kailangan mo kasi to. So, bakit nga ba kailangan nyo ng ganito? Kasi usually po kasi mga kapitbahay, yung binibigay na modem router ng ating ISP provider, ito, katulad nito, mayroon po kasi itong port sa likod na apat. Minsan po kasi ang gumagana dyan is dalawa lang. So, ginagawa ng ISP provider natin, dinidisable nila yung iba. So, hindi ka pwedeng magsaksak ng marami. Bali, dalawa lang. Minsan nga, isa lang eh. Kailangan mo isang switch hub lang para ma-extend mo or makapagsaksak ka ng maraming computer para maisaksak mo rin dito yung wifi mo. Yun. So, paano nga ba yan i-configure mga kapitbahay? So, ito, request to ng kapitbahay natin. Medyo hindi siya techie kaya pagbibigyan natin kasi syempre, mahal natin yung mga subscriber natin. So, maraming salamat sa mga subscriber at viewers natin na nagtitiwala pa rin sa atin. Ano? Kung bago ka sa aking channel, don't forget to hit that subscribe. Free lang po yan. Kaya, let's go. I-configure natin to. Ipapakita natin kung paano nga ba mag-configure ng additional wifi router dito sa ating existing modem. So, ang gagawin mo lang, mga kapitbahay, itong router na to, kasama na rin to unboxing, ano? Kasi bagong bili ko lang to. Ayan. Ito po siya. So, pag sinabi po kasing wifi router, meron tayong sinasabi na wifi lang na iisa lang yung port. So, pag sinabing wifi router, pwede mo siyang gawing router, pwede mo siyang gawing wifi lang. Sinabing access point lang, hindi mo siya pwedeng gawing router, wifi lang talaga siya. Wala siyang IP, auto-detect lang siya dun sa router mo. So, ito, may sariling IP to. So, kailangan mo pang i-configure. So, paano nga ba mag-configure nito? So, ang gagawin mo lang, so, na masundan mo, no? Ito yung LAN cable na kasama. Dito po kasi may sinasabi tayong one connection. Ito po, pag gagawin mo siyang router, dito mo siya ilalagay. So, kapag gagawin mo lang siyang access point, dito ka lang magsasaksak. Dito sa apat na to. Yan. Yun. Ganyan. Tapos, kukuha ka ng ito yung switch hub na bibilin mo para dumami yung port mo, para makapagsaksak ka nito, para makapagsaksak ka rin doon sa computer mo. Ganon. So, ito, lalagay mo lang dyan. Tapos, ang gagawin mo, saksak ka lang din ng isa dito. Ganyan. Oops. Saksak ka lang ng isa, tapos saksak mo ganon. Kahit saan lang po dyan, nakaganyan po siya dapat. Naglatag ka ng wire, ganyan. So, yan. Tapos, yung isa po nito, isasaksak mo siya dito sa working port ng router modem mo na binigay sa'yo ng ISP mo. Dito sa likod. Nakaganyan po siya. Yan. Tapos, ang gagawin mo is i-configure mo to. Alright? So, let's go. I-configure na natin. Diba tayo sa PC natin. So, ayun mga kapitbahay, nandito na tayo sa PC natin, no? So, bago mo i-configure ang iyong
So ito po, bago nyo po ito ikabit doon sa router nyo mismo na binigay ng ISP provider nyo, kailangan nyo talaga i-configure, kailangan ibahin nyo yung IP na ito doon sa ISP provider nyo. Kasi usually po kasi yung IP ng ISP provider is 192.168.1.1 or 192.168.0.1, ganun. So ito mga kapitbahay, ang default IP na ito is, so alam ko 1.1 lang din to eh. So ang gagawin mo, paano mag-configure nito, ikakabit mo siya muna doon diretso sa PC mo. Katulad nito, ang PC ko is nakakabit doon sa default kong router. So titingnan natin kung ano yung nakukuha niyang IP address. Punta ka lang dyan sa Windows R, tapos CMD, tapos IP config. So ayan po, IP config. Ito po ang kukunin nyo, ito yung gateway, default gateway. So yan po yung IP address ng router mo mismo doon. So dapat magkaiba po sila. Dapat kunyari ang IP na itong second router mo is na gagawin mong wifi is 192.168.1.2 or .3 para hindi po sila mag-conflict. Kasi once na kinabit mo to diretso doon, magko-conflict po sila, so hindi gagana, hindi to magkakaroon ng internet. So, ang dapat talaga i-configure mo. Let's go! I-configure natin to. Paano nga ba mag-configure? So, tatanggalin muna natin yung default LAN cable ng PC natin na to na nakakonect doon. Ito muna ikakabit natin. Titingnan natin kung makakakuha siya ng IP. Alright? So, i-power on muna natin. Power on. Yan. Okay. Ano kaya default IP na ito? Ang nakalagay dito na default username password niya is admin lang din. Ayan. Ito, ikakabit natin. Kung inyo mapapansin, tatanggalin muna natin. Ayan. Yung mapapansin, ayan. May internet tayo, di ba? Tanggalin natin. Ayan, tinanggal na natin yung default na LAN natin na nakakonect doon. So, ayan, titingnan natin kung may nakakuha pa tayong IP. So, ito, tingnan mo, nakatanggal. So, wala siya. So, ikakabit na natin to. Ikakabit natin to dun sa LAN port. Pwede rin to gawin ng ganito sa laptop nyo. Kung nga rin may laptop kayo, ganun lang din gagawin nyo. Ikakabit nyo muna doon sa LAN port ng laptop nyo para magkaroon ka ng IP address para ma-access mo yung kanyang interface. Okay? So, ayan. Nakakabit na siya. Tingnan natin. Ayan, nakikita nyo ba? Network 8, ibig sabihin connected na siya. No. So, titingnan natin kung ano ang nakukuha niyang IP address. Check natin. CMD IP config. Ayan. So, ayan mga kapitbahay. Yung kanyang IP is 192.168.0.1. So, ito mga kapitbahay, kapag kinabit mo to doon, kunyari, ito, kasi magkaiba sila ng IP, kasi yung IP natin doon, 192.168.1.1. So, ito, 192.168.0.1. So, magkaiba sila ng subnet. So, ito, pag ganitong scenario, mga kapitbahay, pwede mo itong idiretso ikabit doon sa router mo. Kaso, hindi ka rito magkakabit, dito mo siya ilalagay. Parang magiging second router po siya. So, magkakaroon din siya ng DHCP server. Kaso, kunyari, sa network mo, or, pero kunyari, sa loob ng bahay mo, hindi naman advisable yun na magkakaroon ka ng NAS. Pero kung may NAS ka, hindi mo ma-access yung nakasaksak na NAS doon sa default mong router. So, ang mangyayari, magkaiba kayo ng subnet. Pero okay lang yun. Kasi kung pambahay lang naman, pwede nyong gawin yun. Kasi internet lang naman ang kailangan nyo. Hindi nyo naman kailangan ng sharing or shared folder or shared files. So, pwede yun. Pero kung gusto mo na may shared files ka, na gusto mo ma-access doon sa kabilang network, sa taas ng bahay mo, kailangan iparehas mo sila. So, ang gagawin mo, bababuhin mo yung IP nito, isusunod mo siya doon. So, ang IP ng default router natin is 192.168.1.1. So, dapat ito magiging 192.168.1.2. Ganun. So, kung hindi mo na kailangan i-set up, kung tinatamad ka or ayaw mo na mag-isip, ganun na lang. Ang gagawin mo, kuha ka lang ng kable, lagay mo dito sa kulay blue sa 1, and then
isaksak mo siya doon kahit saan doon na gumagana na port ng iyong default ISP router. So gagana po yun, magkakaroon na rin to ng internet. Okay? So sa ngayon, wala siya internet kasi nga hindi pa nakasaksak. So ipapakita ko sa inyo kung paano. Ang nakasaksak dito sa PC ko na connection na galing doon, ilalagay ko rito. Titingnan niyo po, magkakaroon siya ng internet. So ito po yun. Ito yung default kanina nakasaksak dito sa PC ko. Kapag nilagay ko siya dito, ayan, kasi hindi yan magko-conflict kasi magkaiba sila ng subnet. Pag nilagay mo yan, ayan, pansinin nyo po. Pansinin nyo. Kanina, tingnan mo po. Pag dinanggal ko to, pansinin nyo po yung internet indicator. Nagbiblink siya, nagkukulay, orange siya, nagbiblink. Pero pag kinabit ko to, tingnan nyo. Pag kinabit ko yan, ayan, tingnan nyo po, nagkukulay green. So, ibig sabihin, may internet na siya. Okay? So, titingnan natin. Try natin mag-browse. Ayan, connected po siya. Try natin mag-browse. Google. YouTube. Ayan. So, tingnan nyo, may internet tayo, di ba? So, ang mangyayari po dyan, kapag in-access mo yung, ayan, IP config, nakalagay po siya is 192.168.0.1. So, ayan. Ayan. So, magkaiba po siya ng network kaya hindi siya nag-conflict. Pero, kunyari, ang binili mo lang is access point. So, pwede mo yung gagawin. Isasaksak mo lang siya kusa. Ang babaguhin mo lang is yung IP address and then password ng Wi-Fi mo. So, ito mga kapitbahay, paano nga babaguhin yung password nito ng Wi-Fi? Na kunyari, ang gusto mo lang is ganituhin lang. Saksak mo siya diretso dito. Tapos, kabit ka lang dito, tapos connect ka sa Wi-Fi niya, okay na yun. So, paano nga babaguhin yun? So, ang default IP neto is ito, 192.168.0.1. Ang gagawin mo, i-access mo lang siya dito sa browser mo. 192.168.0.1. Yan, pag in-access mo yan, lalabas na yung interface nito. So, nakalagay naman dito sa likod, admin lang yung username and password. Admin. Tapos, login mo lang. Okay, tapos ayan, makikita mo na siya dyan. So makikita mo agad, run quick setup, manually configure internet connection wireless settings. Ayan, pwede mo siyang next. Pwede mo siyang choose operation mode, wireless router lang. Or pwede mo siyang gawin access point lang. Ayan, marami po siyang option. Ayan, or wireless lang, ganyan. Or ganito, extender. Pwede rin pala ito gawing extender. Pwede mo rin gawing mesh wifi to. So ayan. So, paano nga ba? So, kunyari, ang gagawin mo lang is magsisetup ka lang kung gusto mo lang i-extend yung internet connection mo na ganitong setup. Ang gagawin mo lang, dito lang. Wireless router lang. So, ayan. Wireless router. Tapos, one setup, gawin mo lang sana dynamic auto. Ayan. Auto detect lang. Let the router automatically detect the internet connection. Yan. Next mo lang. Tapos, so, na-detect na niya. Hindi niya kailangan. No, doon na. Next mo lang. Huwag mo lang yan gagawin. Wireless network. Ayan. Ito na yun. Kung gusto mo palitan yung, kung gusto mo pangalanan to ng SSID mo is, mga rin, ang gusto mo ilagay is my Wi-Fi. My Wi-Fi. Ayan. My Wi-Fi. So, ito. WPSK ito. Lalagay mo lang dyan. Mahari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Tapos next mo lang. Pwede mo siyang tignan din dito. Pero okay lang. Ganyan lang. I-auto mo lang kung ano gusto mong channel para hindi magkaroon ng conflict. Auto mo na lang. Yan. Tapos next mo lang. Tapos ayan. Ayan na yung magiging SSID mo ito. Save. Pag sinave mo yan, pag sinerge mo sa cellphone mo, makikita mo na yan. So, connected ka na. Yun. So, automatic na. Mayroon ka ng panibagong additional Wi-Fi na ilakit mo sa inyong bahay sa taas. So, paano nga ba gagawin kung ayaw mo ng ganun? Kung mari, may shared folder ka or may NAS. Ang gagawin mo lang, mga kapitbahay. So, tatanggalin lang natin to. Yan. Tanggalin natin to. Yan. So, tingnan mo. Wala ka na internet. Mawawala na yan. So, tapos, ang gagawin mo lang, access mo pa rin yung IP address nito para baguhin. So, ang gagawin mo, access mo lang yan. Tapos, pupunta ka sa network.
kailangan mo kasing isunod yung IP nito doon sa default router ng ISP provider mo. Punta ka lang sa LAN, tapos ito, ito po. So, ang IP kasi ng ano natin, ng router, 192.168.1.1. So, ang gagawin natin, libahin natin to. Ang gagawin natin is 1.2. Yan. 1.2 dapat. Tapos, 255.255, ganun lang din. Okay? Save. Pag sinib mo yan, magre-restart. System rebooting. Yan, magre-restart yung ito. Hintayin lang natin. So, ayan, tayo at tayo nagbabalik. Ito, nag-restart na siya. Ilalagay lang ulit natin. 19. So, tingnan nyo po kung mapapansin nyo, yung IP niya is 192.168.1.2 na. Ayan, pinarehas na natin doon. Sinunod na natin doon sa IP ng default router natin na bigay ng ISP provider natin. So, ilalagay lang natin siya. Admin, login. Ayan. So, ganun lang yun. Papalitan mo lang yung IP, tapos ang susunod, babaguhin mo naman yung wireless SSID mo para makita mo na yun yung wifi mo. So, ang gagawin mo lang is, pupunta ka lang dito sa wireless network. Ito, so wireless tab na to. And then, pupunta ka dyan. Ito, babaguhin mo lang yan. Kung mara, gusto mo ulit is, my wifi. Ayan. My wifi. And then, ito, dapat i-11 BGN mo para mix, para kasi importante kasi dyan yung mga bagong connection na kasi ngayon is N na, so dapat dyan kasi yung pinakamabilis na. Ayan, tapos dito sa channel ikaw bahala ka na kung gusto mo i-40 para mas malakas, and then dito sa pinaka anong channel, kung anong gusto mong channel, gawin mo lang auto para walang conflict. Tapos ayan, yan yung magiging SSID mo. Once na sinearch mo yan sa cellphone mo, yan yung makikita mo. And then pupunta ka dito sa wireless security. Ayan, yan po yung magiging password mo. So, ito, usually, ang ginagamit natin is WPA2. Yan yung default. Suppose, AAS lang. Ayan, tapos papalitan mo lang yan. Kunwari, ilalagay mo is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ayan, kunwari, ganyan. Tapos, itong mga to, huwag mo nang galawin. I-default group mo, i-default mo lang. And then, dito, huwag ka na rito kalaw kapag hindi ka naman techie kasi may hirapan ka lang. After mo napalitan yan, save mo lang. Once na sinave mo yan, ayan, ikot-ikot. Ayan. Yun, once na save na yan, automatic save na siya. And then, ang pinaka-importante po mga kapitbahay, eto, dito sa tab na to, DHCP. Ayan, DHCP. Ayan, DHCP server niya is automatic. Ayan. Pag sa default, gagawin mo lang siya as wireless router, yung kagaya ng sinabi natin, naka-enable po yan. So, dapat naka-disable po yan para hindi siya mag-conflict doon sa DHCP server ng default router mo na binigay ng ISP provider mo. Okay? So, ayan. Ganyan lang po, mga kapitbahay. And then, save mo lang. And then, okay ka na. Pwede mo na siyang gamitin. Pwede mo na siya isaksak doon. And then, pwede mo na siyang magamit. Okay? Ayun, mga kapitbahay. Kapag nabago mo na yung wireless, SSID name and then password, meron po kasi, ito additional to mga kapitbahay, no? Meron kasi ibang router na may nakalagay na sa mga bagong router ngayon na pwedeng extender, pwedeng access point lang, pwedeng router, wifi, ganon. Meron kasi mga bago ngayon, katulad nito, yung firmware nito is may nakalagay na ito, operation mode. Ayan, once na binago mo yung operation mode, na kunyari kanina ang ginawa natin is wireless router, di ba? Magkaiba silang subnet, tapos router niya, ibang yung IP na ibibigay doon sa magko-connect, and then naka-wifi pa. So ito mga kapitbahay, once na kinlik mo tong access point lang na to, pag sinave mo, automatic magre-restart siya. Pag nag-restart, automatic kapag nag-connect ka ng LAN cable dito, simula doon sa iyong default router, automatic siya na yung magbibigay ng IP. Bibigyan ng default router ng IP to, and then siya na mismo magko-configure nito, tapos magkakaroon ka na agad ng internet. Ganun lang po kadali. So ganyan yung mga ibang router, no? So sana masundan ng ating kapitbahay na nagpapaturo, ano. So ayan, kapag naset mo na siya dito as access point, katulad niyan, automatic connected na siya. Ganun na siya. So pwede mo namang gawin as a
wireless router, ganun. Kasi kung gusto mo talaga hindi ka mahirapan, ang gagawin mo lang is bibili ka mismo ng router na access point lang, kasi yon auto detect lang yon, isasaksak mo lang and then titignan mo lang yung IP address niya kung ano, tapos babugin mo lang yung SSID niya and then password. So in case na ito yung nabili mo na sinelect mo lang as an access point, ang babaguhin mo lang po dyan is yung wireless details mo. Ayan. So ito, babaguhin mo lang yan and then kunwari kung ano gusto mong wifi name, yun, babaguhin mo lang yan and then basic configuration lang yan and then pupunta ka rito sa wireless security and then pupunta ka dyan. Ayan, WPSK, default yan, ganyan, tapos ESK, ayan. Tapos, papalitan mo lang yung password para hindi ma-access ng iba. Ayan, yan lang yung babaguhin mo. Okay? Huwag ka masyadong mag-enterprise kasi masyadong ano yan, masyadong mapili. Pero dito ka lang dapat. Ayan. Okay? So, ganyan lang po yung pag-configure ng additional router doon sa iyong default router. Ayan, pagkatapos nyan, yung iba dyan, okay na, hindi mo na dapat kilawin kasi medyo complicated yan kapag hindi ka techie. Yan lang po yung basic na pag-add ng Wi-Fi router sa iyong additional default router. Okay? Ayan, ganyan lang po. Kapag gusto nyo na ano, na ganito talaga bibili yung router, yung TP-Link na to, TP-Link, ano ba to? TP-Link, basta yung ganito mukha, makikita mo naman agad yung ganitong mukha. Pag ganito binili mo, para hindi ka na mahirapan, kasi internet lang naman ang kailangan mo, ang sinasuggest ko, doon sa kapitbahay natin na hindi naman siya techie, kuha ka lang ng kable, bili ka lang, and then saksak mo dito sa kulay blue, tapos isasaksak mo siya doon sa switch hub na binili mo, ayun, or isasaksak mo siya directly doon sa port na gumagana na galing doon sa default router mo. Tapos dito, pwede ka naman dito magsaksak ng ibang computer. Ito kahit dyan. So, extended na rin yung port ng iyong router. Okay? So, ganyan lang po mga kapitbahay. Sana nakatulong ako. Pero kung mayroon kang katanungan or question, huwag ka nang mahiya mag-comment dun sa YouTube channel ko para sagutin po kita, para i-guide po kita kung paano. Okay? So, maraming salamat po sa panonood. Sana natuluan ko siya ng mabuti. Sana naintindihan po niya kasi medyo techie po ito. So, ayan. So, kung hindi mo talaga kaya, pwede mo naman ako i-PM. Okay naman yon. Kaya ayun, kung bago ka sa aking channel, please don't forget to hit that subscribe, like, and share para masaya. Alright? So, thank you so much for watching. God bless and peace.